sinong gusto mapunta sa black hole? So may tinitheorize sila, kung may black hole, may white hole. Actually, yung white hole, hindi pa nila napapatunayan kung nasaan. So kung ano yung ginagawa ni black hole, yung ginagawa ni white hole, yung reverse. Totally, walang makakalapit sa white hole. Kasi si black hole, at 23,000 kilometers pa lang na nasa kanya ka na, na nandun ka sa range niya, automatic na yun na masasuck in ka niya. At 23,000 kilometers. So pag sa white hole naman, never ka makakalapit sa kanya kahit anong pilit mo. So yung sinasabi, yun daw yung sa kabilang dulo nun eh. Kabilang dulo ng black hole. Kaya ito yung isa sa mga kinakonceptualize na parang wormhole rin ang dating eh. You make pasok dito and then you make labas doon. Yung parang ganun. So anyway, ano ba mangyayari pag napunta ka sa black hole? Literally, may spaghetti pipe ka eh. Ibig sabihin, pag nag-deep ka, nag-dive ka sa loob ng black hole, inuna mo yung ulo mo. At first, medyo wala kang mararamdaman eh. Pero makikita ng mga tao na parang na-elongate yung ulo mo, tapos na-elongate ka. Nashishred ka na pala, particle per particle. So you appear na para kang nagiging spaghetti, pero particle by particle, nashishred out ka na ng black hole. Nari-rip ka niya apart. Okay? So saan ba may black hole? Sa center ng Sagittarius. Pangalan is Sydney 1. Yun yung name ng black hole na nakita nila. Pero alam niyo ba, merong nagko-contest na scientist na physically impossible daw yung black hole. Kasi ano ba yung theoretical assumptions kung bakit tayo nakakreate ng concept ng black hole? Siyempre yung sa relativity pa rin ni Einstein na pagka sobrang heavy ng object, mawawarp na talaga yung space, di ba? Yung warping na yun that creates the whole effect. Tapos, meron naman daw kasi hindi ma-reconcile doon. Sa quantum theory daw, sinasabi na no information can be hidden. Parang yung sinasabi kasi sa black hole, di ba? Pag may pumasok na light, hindi na siya makaka-escape. Yung sa quantum theory naman na yun, quantum mechanics, quantum theory na postulate na yun. Mali daw yung assumption na no information can be lost sa universe. So yun yung argument ng scientist na yun. Yung part na yun. Although sinasabi niya, probably Hawking radiation yung sinasabing black hole. Pero not to the point na makaka-create ng black hole. You can check it out. Kasi kailan lang yun pinost eh. So, hindi pa peer-reviewed yung tao kasi, kumbaga, pinag-aaralan pa ng mga scientists. Next slide, please. So, yan, si black hole natin is just 6,000 light years away from us. Isang light year is 9.3 million kilometers, di ba? So, ganun siya kalayo. Okay, next slide, please.